Kaugnay ng selebrasyon ng Idil Fitir, makakusap natin si Jay Asabale. Jay. Hawi ilang selebrasyon nga ang naganap ngayong umaga, kaugnay sa pagtatapos ng 29 o 30 days of fasting o Ramadan. Narito ang report. Maagang nagtipon-tipon ang mga kapatid nating Muslim sa Institute of Islamic Studies sa UP Diliman upang ipagdiwang Idil Fitir. Sinimulan nila ang pagtitipon sa pamamagitan ng pagdarasal kasama sa sinabi sa sermon ang patuloy na paghahanap ng kapayapaan sa loob at labas ng bansa, partikular sa sigalot na nagaganap ngayon sa Gaza. Matapos ang pagdarasal ay nagsalo-salo ang lahat sa naihandang pagkain. Meron ding art exhibit, tampok ang iba't ibang litrato, paintings, malong at slideshow ng kultura ng Islam. Ayon kay Julkipi Wadi, Dean ng Institute of Islamic Studies, tamang-tamang selebrasyon sa araw ng Sona dahil ang Idil Fitir ay pagdiriwang na pagbabago para sa kabutihan at ganun din daw sana ang lalabas ngayon sa Sona. Sana ng araw ay maisayos na ang usaping pangkapayapaan sa Mindanao. Nagsagawa naman ngayon ng rally ang ilang estudyante ng Miriam College kasamang ilang tiga-Muslim community sa harap ng eskwelahan. Nais daw nilang i-emphasize ang kahalagahan ng kababaihan sa ating bansa. Sa kanila raw pagsisiyasat, 19% lamang ang kababaihan sa mga LGU habang nasa 21% lamang sa Kongreso. Nais daw nilang magkaroon pa ng mas mataas na bilang ang babae sa politika at gobyerno. Na kaya Pinoy pa raw ang draft ng Bangsa Moro at dahil Sona ngayon sana raw ay bigyan importansya ng Pangulo ang partisipasyon ng kababaihan di lamang sa usaping pangkapayapaan kundi sa pagpartisipan nito sa governance. Sana nga raw ay bigyan din ito ng Kongreso. Sabi nila ang gera at usaping pangkapayapaan ay kadalasang sinisimulan o ginagawa ng kalalakihan pero nasaan nga raw ang kababaihan. Samantalang ang perspective ng kapayapaan sa pamilya maging sa komunidad ay galing daw sa babae. Hindi magkasundo doon sa version ng draft ng basic law ang pamahalaan at ang Imayalet. Sana itong Sona ay magbigay siya at magbukas ng pagkakataon na maayos yung sigalot dyan sa Bangsa Moro basic law. The Mindanao problem is the fact that the Muslims in the Philippines constitute a nationality or a bangsa historically older and culturally distinct than other groups in the Philippines. Sila yung tumutulong para ma-resolve ang mga conflict sa bahay, sa komunidad. Sayang naman kung hindi nagagamit ito sa larangan ng politika, no? Sa mas mataas na level. Kaya ito yung aming panawagan. Let them count. Let women count for peace. Bukod naman sa traditional Islam music at Islam dance, nagpapagupit nga ng bangsang ilang mga estudyante dito sa Miriam College. Ang tawag nila dito, Bangs for Bangsa Moro. At panapakita nila ito, suporta daw ito sa kababayan sa Bangsa Moro. At bukod dyan, pinabubusin na rin nila ang mga sasakyan na dumaraan dito. At yan muna ang latest mula dito sa Katipunan. Balik sa Yawi. Maraming salamat, Jay Sabale.